Okay, magandang araw. Ano ba ginagawa natin? Ito yung ginagawa natin. Ano, rechargeable na battery. Kung may rechargeable light kayo, yung tinatawag automatic rechargeable emergency light, huwag nyo itatapon. Kasi yung mga dating ilaw nito, katulad pag nasira, ano, ganyan kasi, ang ilaw kasi dati niyan ito, malabo lang sa liwanag, hindi masyado maliwanag. Pero itong mga minodify na natin, paano natin minodify? Itong ilaw na ito, galing ito sa street light. 3.2 volts ito. 3.2 volts. Samantalang ito, ang voltage nito is 6 volts. Ayan o, 6 volts. 6 volts, 4Ah yung battery niya. Lead acid. Sira, dahil sira na rin yung battery. Ayan, sira na rin yung battery. Nagpalit tayo din ng nahingi lang din natin to. Binigay lang din sa atin. Second hand na battery. Pero gumagana pa siya. Ilalagay natin dito ngayon. Ngayon, dahil sa ito, 3.2 volts lang, 6 volts yung ating battery, susunog yan pag isa lang ang ginamit mo. Kaya ang ginamit ko, dalawang 3.2 volts at isiniris ko siya. Ayan. Nakasiris siya sa ilalim. Ayan. Siris. At yung supply dati ng 12 volts, ay ng 6 volts, ngayon, isiniris ko, pinagsama ko yung dalawang ilaw para gumana siya dyan. Kaya napagana na natin ito, yung emergency light, at mas malakas kumpara sa dating inyong ilaw. Kasi yung dating ilaw, parang yung ilaw ng sa tricycle o sa motor, yun ang ilaw nito. Eh ngayon, ginawa na natin LED light siya. Ayan o, LED light. Ayan, ginawa natin LED light. Kung tatanungin sa akin, paano natin ginawa, ganun nga lang ngayon o. Yung LED light, eh, siyempre may dalawang wire, ayan, pababa. May dalawang wire pababa. Ngayon, yung positive nitong isa, papunta sa negative, syempre, para maging series siya. Tapos, positive yung labas. Tapos, ito negative. Ulitin ko, negative, positive, series of negative ng isang ilaw, then positive, papunta sa board. Then, subukan natin lagyan na ng battery. Kasi pagka ito, nakaganyan, walang battery, yung may emergency light na ganito, hindi yan umiilaw kahit saksak mo siya. Saksak natin. Ano, nakita mo, mayroon standby light. Tapos pag test, ay check natin sa test or i-switch natin yung test. Nakita nyo, hindi umiilaw. Kahit ipindutin natin yung test kasi walang battery. Ito kasi yung mga style ng light na hindi ilaw kapag walang battery. Then, kahit yun natin dito, ayan, nakalagay naman on. Ayan, on. So, hindi pa rin siya nag-on. Then, apos muna tayo, then lalagay ko yung battery. Ayan, nakabit na natin yung ating battery. Hindi ko na binidyo ang paano paglalagay ng battery. Haba pa yung video natin. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung negative ng isang ilaw. Series. Papunta ng negative ng kwan. Then, papunta sa board. Then, ito na yung battery natin. Nalagay na natin yung tunusok na natin yung positive, negative. Subukan natin kung anda. Ayan, tingnan natin kung mag-iilaw. Oh, lakas oh. Nakita mo, LED light na siya. Ulitin ko, itong LED light na to, 3.2 volts yan sa pinagkakabitan niya dati. Dahil sa 6 volts yung ating battery nito, siniris natin yung ating ilaw para hindi masunog. Yan, ganyan lang siya. Then off. Then nakita nyo, naka on and off. Then pag tinest natin, tester, hindi siya gagana. Nakita nyo, pinipindi natin test, hindi siya umiilaw. Kasi yan, yung test na tinatawag na yan, ginagamit lang yan pag nakasaksak na itong ating emergency light. Emergency light kasi yan. Yan, saksak natin emergency light. Saksak. Yan, saksak na natin emergency light. Ayan, nag-standby mode na siya, tsaka nag-charging. Ngayon, tester na tingnan natin kung iilaw siya pag pinindot natin yung on. Tapos yung pag nakasaksak, hindi na go-on. Kasi nga, emergency light nga ito. Pero pwede nating i-tester, i-test light. Ibig sabihin, kung gusto nyong gawin ding ilaw ito, permis na ilaw, itong tester na to, pwede mo siyang lagyan ng switch. Para pagka na switch na naka-on, pwede mo rin siyang gawing ilaw. Then pag naka-off, pwede nang hindi umilaw. Then, paano naman siya iilaw ngayon kung hindi naman pala siya nag-on pag nakasaksak? Siyempre, yun ang panang emergency light kasi sa mga karaniwang nakalagay ito, nakikita nyo ito sa mga hagdan.
Siyempre, sa hagdan, pag nawala ng kuryente, mangangapa ka. Kaya ang nangyayari, sisindi ito pag nawala ng kuryente dahil ito nakasupply dun sa ating outlet. Tamo. So, bubunutin natin outlet, iilaw yung ating emergency light. Para dun sa hindi nakakaintindi, paano umiilaw yung emergency light. Emergency light, pag nawala ng supply yung plug, iilaw siya. Bunutin natin. Ayan, nakita nyo, umiilaw siya. Yan yung mga emergency light. Kaya kung may emergency light kayo na luma, huwag nyong itapon, pwede nyo pa yung i-modify. Hanap lang kayo ng LED light. Either kahit na LED light na 6 volts na kagad, pwede naman. Parallel din ang connection. Pero kung wala kayong makita, 3.2 volts na LED light, pwede na rin. Then, paano naman? Kung halimbawa katulad yan, nakabunot, paano mo naman siya papatayin? Pwede mo naman siya patayin. Ayan. May on and off siya kapag ka LED light or pagka nakabunot. Pero pag nakasaksak yan, hindi yan mag-on kung hindi mawawala ng supply. Nag-charge lang siya. Test light pwede. Okay? Ganyan lang siya. Kaya, isang tip po sa inyo, huwag nyo itatapon yung inyong emergency light kapag ka hindi na siya gumagana. Karaniwan lang nasisira yan battery. Battery lang. Yun. Pinagpalitan natin battery. Okay, hanggang dito na lang and God bless us all. Thank you.